Yo guys, ito na ang pinakihintay ng sambayanang Pilipino, ang 2019 20 piso coin. Pero bago tayo pagpatuloy, pasok, intro. Yo, what's up mga katigasin? Isang araw na naman ang lumipas, kaya ito, may bago na naman tayong content. At hindi lang basta content dahil ang ating coin na itatapok ay itong 2019 20 piso coin. Alam nyo guys, isang taon kong hinintay na makahanap ng coin na ito. At finally, ito na siya sa aking harapan. Parang nananaginip lang ata ako. Pakisampal nga ako. Ayan, nagising na ako sa katotohanan dahil ang 20 piso na ito ay hindi sa akin. Pinayaram lang ito sa akin ni Ate Luisa. Kaya shoutout sa iyo, Ate Luisa. Pero at least guys, meron ako maibabahagi sa inyo. Ngayon guys, hayaan nyo lang na magkwento ako sa inyo kahit saglit. Alam nyo po, sabi ng aking kasamahan na nagtatrabaho sa bangko nung tinanong ko siya kung meron na ba siyang nakuha ang 2019 20 piso coin. Ay wala pa daw nilalabas ang BSP. Kaya nagulat ako na makita ko ito dahil naglabas na pala ang mga bangko. Napakagandang barya guys, di ba? Nakaka-inlove din siya. Nakakahumaling pagmasdan, pambihira. At guys, bago tayo humanap ng value nito online, makinig muna kayo. Alam nyo kasi, kaya ginawa ng BSP ang coin na ito dahil ang 20 pesos na papel ay ang pera masyadong nagagamit. Overuse kumbaga sa market. Kaya ganoon na lang kabilis maluma ang mga ito. Kaya kung gagawin ng barya ang 20 pesos coin, ay syempre siguradong hahaba ang buhay nito. Ngayon naman ha, alamin na natin ang features nito or specs nitong coin. Ang diameter nito ay 30 mm, thickness sa 2.05 mm, ang weight naman ay 11.50 gram. May kabigatan dahil medyo malaki siya compare sa 10 pisong coin yung biometallic. At sa edge makikita ang inscription ng BSP sa 6 na angulo. Ayan siya, nakaukit dyan sa palibot niyan, 6 na angulo, BSP. Ayan po ang pangkosentral ng Pilipinas. At ang composition naman nito ay bimetallic, copper-plated steel, ring with a nickel-plated center plug. Sa reverse, makikita ang lettering na Republika ng Pilipinas at portrait ni Manuel L. Quezon at yung value in year of minting at mint mark sa ibaba. Sa reverse naman, ito nakikita ang nilad sa kaliwa at sa right side, at dyan ang Malacañang Palace at syempre ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan guys ang kanyang features, napakaganda diba? At siya nga pala guys, bago ko makalimutan at hindi ko naman talaga makakalimutan, shout out po kay Ate Marisa Lokino. Siya po ay aming kaibigan at masugid na taga-suporta mula nang makilala ni Commander. Ayan po, Ate Risa, from gusto na hulog ka po ng langit sa aming channel. Ang laki po nang itutulong mo sa aming channel. At sana po huwag kang magsasawa hanggang dumating yung araw na ma-monetize na ang ating channel. At syempre po, kung gusto mo po, mga minsan maisa ka mga namin sa vlog para mas maganda ang samahan. Ayan po. So guys, balik na tayo dito sa online. Hanapin natin yung value. Okay, ito guys. Ayan. Grabe.
2019 Philippines sa 20 pesos. Grabe, no? Ang laki ng presyo niya, guys. Sa pesos, 4,000 may get. Ayan. 95 US dollar. 20 pesos. Ang laki, guys. Alam nyo, dito kasi sa eBay, you know, international to eh. So, yung seller, may karapatan siyang magbenta ng ganito kalaking halaga dahil nga sa international. Naniniwala siya na may bibili nito sa ganyang halaga dahil ang coin na ito sa ngayon halos kalalabas-labas lang nito eh. Bago lang umiikot sa market. Ayan. Brand new, uncirculated. So, napakagandang coin nito. Pero guys, titingin pa rin tayo dito. May nakita kasi ako sa Lazada. Compare natin yung price. So, ito. Ito. Ayan. Parehong-pareho yan na guys sila. 2019 piso. NGC uncirculated. Ayan. Guys, nasa capsule pa ito. Pero, ang laki ng diferensya ng presyo. Yung nasa eBay, 4,000. Ito, 108. Diba? So, ano sa tingin nyo guys? Ibebenta nyo ba ng mas mahal? O alos ganito lang din sa presyo? Ganito na lang. Kung ibebenta nyo sa eBay, eh, taas-taasan nyo ng konti. Kasi, international nga yan. Maraming mga galing sa ibang bansa na mga numismatic. So, may pag-asa, may chance na mabibili ang coin nyo. So, kung dito naman sa, no, sa Lazada, kasi ito, mas mura ito eh. Alam ko marami nang naibenta ito eh, nasilip ko ito eh. Marami nang bumili sa kanya na 20 pesos na coin. So, guys, kayo pa rin ang may karapatan magdesisyon kung magkakanin ninyo ibibenta ang inyong 20 piso coin. Basta yung kapanipaniwalang presyo naman, guys, ha? Hindi naman yung parang sobrang bago lang ito eh. Pero at least, meron siyang value kasi napakaganda nga ng coin na ito. So, ayun guys, umahaba na yung ating content. Hindi ko na napahabain ang gusto. Baka mabuisit na naman kayo at hindi na kayo bumalik dito. Pero guys, salamat muli sa inyong panonood at suporta sa aking channel. At doon po sa mga gusto magpa-shoutout, magsabi na po kayo guys, ha? Magpa-shoutout po kayo habang libre pa. At kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, huwag na huwag mo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga parating nating content. So, until next time guys, abangan nyo bukas, gagawa ulit ako ng content. God bless you all. I'm out.